Unang Hari. Nagpatayo ng palasyo si Solomon. Ikapitong kabanata. Nagpatayo rin si Solomon ng palasyo niya at inabot ng 13 taon ang pagpapatayo nito. Ang isa sa mga gusali nito ay tinawag na kagubatan ng Lebanon. Ang haba nito ay 150 talampakan. Ang luwang ay 75 talampakan. At ang taas ay 45 talampakan. Ito ay may 4 na hanay ng mga haliging sedro. 15 bawat hanay. At nakatukod ito sa 45 na pambalagbag sa ibabaw ng haligi, kung saan nakakabit ang kisameng sedro. Ang 2 gilid ng gusaling magkaharap ay may 3 hanay na bintana na magkakasunod. May 3 hanay rin itong parihabang mga pintuan na magkakaharap. Ang isa pang gusali ay ang lugar na pinagtitipunan na may maraming haligi. Ang haba nito ay 75 talampakan at ang luwang ay 45 talampakan. May balkonahe ito sa harapan na may bubong at mga haligi. Nagpatayo rin siya ng gusali kung saan inilagay niya ang kanyang trono. Ito rin ang lugar kung saan siya humahaton. Tinatakpan niya ito ng mga tablang sedro mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang bahagi ng palasyo kung saan nakatira si Solomon ay nasa likod lang ng gusali kung saan siya humahaton. At magkatulad ang pagkakagawa nito. Katulad din ito ang yari ng bahay na kanyang ipinagawa para sa kanyang asawa na anak ng Faraon. Lahat ng mga gusaling ito mula sa mga pundasyon hanggang sa mga bubong ay gawa sa pinakamagandang uri ng bato na pinagputol-putol at tinabas ang lahat ng gilid ayon sa tamang sukat. Ang mga pundasyon ay gawa sa malalaki at magagandang uri ng bato. Ang haba ng ibang mga bato ay 15 talampakan at ang iba ay 12 talampakan. Sa ibabaw nito ay mga kahoy na sedro at mamahaling mga bato na tinabas ayon sa tamang sukat. Ang maluwang na bakuran ay napapaligiran ng pader na ang bawat 3 patong ng mga tinabas na bato ay pinatungan ng kahoy na sedro. Katulad din ito ang pagkakagawa ng mga pader ng bakuran sa loob ng templo ng Panginoon at ng balkonahe. Ang mga gamit ng templo. Ipinasundo ni Haring Solomon si Horam sa Tyre dahil magaling siyang panday ng mga tanso. Anak siya ng isang byuda mula sa lahi ni Naphtali at ang kanyang ama ay taga Tyre na isa ring panday ng mga tanso. Pumunta siya kay Haring Solomon at ginawa niya ang lahat ng ipinagawa sa kanya. Gumawa si Horam ng 2 haliging tanso na ang bawat isa ay may taas na 27 talampakan at may pabilog na sukat na 18 talampakan. Gumawa rin siya ng 2 ulo ng mga haliging gawa sa tanso na ang bawat isa ay may taas na 7 kalahating talampakan. Ang bawat ulo ng haligi ay napapalamutian ng 7 kadenang dugtong-dugtong na may 2 hilerang palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata. Ang hugis ng ulo ng mga haligi sa balkonahe ay parang mga bulaklak na liryo at ang taas nito ay 6 na talampakan. Ang bawat ulo ng 2 haligi ay napapaligiran ng 2 hilera na may 200 na palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata. Ang palamuting ito ay nasa ibabaw ng bilog na bahagi ng ulo, sa tabi ng mga kadena. Itinayo ni Horam ang mga haligi sa balkonahe ng templo. Ang haligi sa gawing timog ay tinawag niyang Jakin, at ang haligi sa gawing hilaga ay tinawag niyang Boaz. Ang hugis ng mga ulo ng mga haligi ay parang mga bulaklak na liryo. At natapos ang pagpapagawa ng mga haligi. Pagkatapos, gumawa si Horam ng malaking lalagyan ng tubig na parang kawa na tinatawag na dagat. Ang lalim nito ay 7 kalahating talampakan, ang luwang ay 15 talampakan, at ang sukat sa paligid ay 45 talampakan. Napapalibutan ito ng 2 hilerang palamuti sa ilalim ng bibig nito. Ang bilog-bilog na palamuting ito ay nakapalibot, 6 bawat isang talampakan. Kasama na itong ginawa ng gawin ang sisidlan. Nakapatong ang sisidlan sa likod ng 12 tansong toro na magkakatalikod. Ang 3 toro ay nakaharap sa gawing hilaga. Ang 3 ay sa kanluran. Ang 3 ay sa timog. At ang 3 naman ay sa gawing silangan.
Ang kapal ng sisidlan ay mga 3 pulgada at ang ilalim nito ay parang bibig ng tasa na nakakurba palabas katulad ng namumukadkad na bulaklak ng liryo. At maaari itong malagyan ng mga 11,000 galong tubig. Gumawa rin si Huram ng 10 tansong kariton na gagamitin sa paghakot ng tubig. Ang haba ng bawat isa ay 6 na talampakan. Ang luwang ay 6 ding talampakan. At ang taas ay 4 at kalahating talampakan. Ganito ang pagkagawa ng mga kariton. Ang mga dingding nito ay may mga kwadro at napapalamutian ng mga larawan ng leon, mga baka at mga kerubing. Ang ibabaw at ang ilalim ng mga kwadro ay may magkakatulad na palamuti na parang mga bulaklak. Ang bawat kariton ay may 4 na tansong gulong at mga tansong ehe. Sa bawat sulok ng mga kariton ay may tukod na humahawak sa pabilog na patungan ng tansong planggana. Ang mga tukod ay napapalamutian ng parang mga bulaklak na kabit-kabit. Ang pabilog na patungan ay nakaangat ng 1/10 talampakan sa ibabaw ng kariton. At ang luwang ng bunganga ay 2 talampakan at 3 pulgada. Ang paligid ng ilalim ay may mga inukit na palamuti. Ang dingding ng kariton ay kwadrado, hindi pabilog. Sa ilalim ng mga kwadradong dingding ay may 4 na gulong na nakakabit sa mga ehe, nakasama ng ginawa ng gawin ng kariton. Ang taas ng bawat gulong ay 2 talampakan at 3 pulgada, at katulad ito ng gulong ng karwahe. Ang mga ehe, tubo, rayos at tapalodo ng gulong ay gawa lahat sa tanso. Ang bawat kariton ay may 4 na hawakan, isa sa bawat gilid, at naiporma na ito kasama ng kariton. Sa ibabaw ng bawat kariton ay may pabilog na lieg na may 9 pulgada ang taas. Ang mga tukod nito at ang dingding ay naiporma na din kasama ng kariton. Napapalamutian ang dingding at mga tukod ng mga larawan ng kerubin, leon at puno ng palma, kahit saan na may lugar para sa mga ito. At may palamuti rin ito na parang mga bulaklak na kabit-kabit sa paligid. Ganito ang pagkakagawa ni Huram ng 10 kariton. Magkakatulad lahat ang kanilang laki at hugis, sapagkat iisa lang ang pinaghulmahan nilang lahat. Nagpagawa rin si Huram ng 10 tansong planggana, isa para sa bawat kariton. Ang luwang ng bawat planggana ay 6 na talampakan at maaaring lagyan ng 220 galong tubig. Inilagay niya ang 5 kariton sa bandang timog ng templo at ang 5 naman sa bandang hilaga. Inilagay niya ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat sa pagitan ng gawing silangan at gawing timog ng templo. Nagpagawa rin siya ng mga palayok, mga pala at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Natapos ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon para sa templo ng Panginoon. Ito ang kanyang mga ginawa. Ang 2 haligi, ang 2 parang mangkok na ulo ng mga haligi, ang 2 magkadugtong na mga kadenang palamuti sa ulo ng mga haligi, ang 400 palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata, nakakabit ang 2 hilera nito sa bawat magkadugtong na mga kadenang nakapaikot sa ulo ng mga haligi, ang 10 kariton at ang 10 palanggana nito, ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, at ang 12 tansong toro sa ilalim nito, ang mga palayok, mga pala, at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Ang lahat ng ito na ipinagawa ni Haring Solomon kay Huram na para sa templo ng Panginoon ay gawa lahat sa pinakinang na tanso. Ipinagawa ang mga ito ni Haring Solomon sa pamamagitan ng hulmahan na nasa kapatagan ng Jordan, sa pagitan ng Sukot at Zaretan. Napakarami ng mga bagay na ito, kaya hindi na ito ipinakilo ni Solomon. Hindi alam kung ilang kilo ang mga tansong ito. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ito para sa templo ng Panginoon. Ang gintong altar, ang mga gintong mesa na pinaglalagyan ng tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang mga patungan ng ilaw na purong ginto na nakatayo sa harap ng pinakabanal na lugar, 5 sa bandang kanan at 5 sa kaliwa, ang mga gintong bulaklak, mga ilaw, at mga pangsipi, ang mga baso na purong ginto, mga panggupit ng mitsa ng ilaw, mga mangkok na ginagamit sa pangwisik, mga sandok, at mga lalagyan ng insenso,
ang mga gintong bisagra para sa mga pintuan ng pinakabanal na lugar at gitnang bahagi ng templo. Nang matapos na ni Solomon ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon, dinala niya sa bodega ng templo ang lahat ng bagay na itinalaga ng ama niyang si David, pati na ang ginto, pila, at iba pang kagamitan.